For this video guys, gagawa tayo ng drawer. Yung drawer na yan guys, yung para sa bar counter na yan, yung dalawang box na yan, o dalawang drawer na yan, yan yung gagawin natin. Ituturo ko sa inyo paano ko yung ginawa step by step, pati paglalagay ng ating drawer guide. Yes, sisimulan natin guys. Let's start. At ito nga guys, susukatan natin siya. At may sukat nga ito guys na 25 inches. Ayan, makikita nyo 25 inches or less. Less 1. Ayan. Ayan, 25 inches yung sukat nya. Sa paggawa nga na to guys, niles ko lang yung drawer guide na 1 inches at saka yung dalawang 3/4. Kasi kung makapansin nyo, 22.5 na maging sukat lang na to sa backing nya. Kaya ito yung sa front niya, same size lang yan, dapat same size lang siya. Lalagyan niya sa backing tsaka sa front. Ayan, kung papansin nyo rito is 2 feet or 24 inches na naging sukat niya. 20, ayan, kung paano ko siya kinuha, 25 yung pagkakasukat natin kanina sa pinaka loob ng kanyang carcass, 25 inches, niles ko nga itong dalawang 3/4 na to. Kaya naging 23.5 less drawer guide na 1 inches. Kaya nagiging 22.5 lang siya. Yung pinaka-backing niya tsaka itong likod. Para sa drawer guide, 1 inches mahigit. Di baling medyo mas masigip siya na, medyo mas maliit siya ng 1/4, okay lang. Kailangan talaga may allowance na 3mm or 1/4 ang mas maliit ng konti. Yung box is okay lang. Kesa mas malaki para mas maging suwabe yung kanyang pagbukas sara. Bibilda nga natin to. Sa pagbilda to guys, hindi na tayo gumamit ng eskwala. Kasi mamaya may eskwala na yan para sa gagawin nating backing. Yan, hindi na ako dito gumamit ng eskwala. Sa paggawa ko nga pala guys ng mga drawer, same size na lang ginagawa ko. Sinusukat ko na siya sa, dinidivide ko na siya sa dalawa o kung ilang drawer para isang sukat na lang din yung gagawin nating drawer. Kung papasin nyo yan, isa lang size niya para hindi na tayo mahirapang kunin pa ng iba't ibang sukat. Kaya nag same size na lang ako pag kumukuha ko ng drawer. Dito nga pinipili ko yung makinis na portion para ilalagay natin sa ibabaw at yung mga mahibla. Kasi mahirap din tanggalin yung mahibla na yan, yun ilalagay natin sa ilalim para hindi na tayo mahirapang magmasilya. Ayan, tinatandaan ko na nga rito ng lapis para hindi na tayo mahirapan kapag nagbibilda tayo at mapabilis yung ating trabaho. Guys, kung mahilig ka sa mga ganitong content, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga ilalabas pa nating mga susunod na video. Ang discarding mga rito guys, kung makapansin nyo nga, ayan, nakataklob yung pinaka ilalim niya para hindi nakikita yung pinakadugtungan niya. Hindi na tayo mahirapan sa pagmamasilya. Magiging dugtungan niya is nasa likod lang siya. Para hindi na tayo mahirapan takpan pa yung mga masilya para sa dugtungan. Yan guys, ito 1 feet lang yung lalagyan natin itong drawer guide. Kaya ito ay 33. Ayan, 33 lang kung mapansin nyo. At sa ilalim naman, 14 inches na lang natin drawer guide dyan. Kung papansin nyo nga, itong ginawa nating dalindingan natin ng eskwala. Kung papansin nyo, ayan, nakawakawang dito sa may bandang kaliwa. Ayan. Kasi nga, hindi na tayo gumamit dito ng eskwala. Kasi guys, kahit eskwala natin yon, gagalaw pa rin naman siya. Kaya ito ang magsisilbing eskwala, pang eskwala sa kanya. Ito ang pinaka-salon niya sa ilalim o yung pinaka-backing niya. Yan. Ito ang dapat ang eskwala. Yan. Kung mapapansin yung eskwala, ito yung ating ginawang backing. Yan. Pagka nilagay natin to, ito na yung mag-i-eskwala sa kanya. Kahit hindi pa tayo ang ating ginawang box, kapag nag-backing na tayo, ayun, mai-eskwala na rin siya.
After nga ng nailer na yan, pinupukpuk ko nga siya ng martilyo para lumumbog yung kanya mga ulo. Hindi ko dinidiin niya kasi lumulubog yung pinakanguso ng nailer niya. Ayan, eskwalado na siya. Ayan, maglalagay naman tayo dito ng drawer guide. Mag-start tayo sa pinakataas o yung 1 feet na drawer guide ang ilalagay muna natin o dito, para dito sa isang drawer. Ayan. Para makuha ko yung pinaka-depth niya o pinaka-taas niya para magkaroon siya ng clearance sa taas tsaka sa ilalim, unahin ko itong taas. Kukuha nga lang ko dito ng kaprasong kahoy na may sukat niyan. Yun ang gagawin kong pinaka-spacer niya. So para mapantay, kumuha ko dito ng squalat. Squalat natin dito. 2.5 inches. Nasa may front niya. Yan, 2.5 inches yan. Diyan mag-stop yung ating drawer guide. Same lang ng process lang din sa kabilang side. Papatong lang natin dito para mas mapadali tayo. Papatong lang natin dito yung pinaka-drawer guide natin. Kailangan tapat siya sa guhit. Ayan. Sa guhit na yan, tatapat lang natin itong pinaka-dulo ng ating drawer guide bago tayo mag-screw. Kapag tapat na siya, pwede na tayo mag-screw. Ayan, nalikay na nga natin itong isa. Ulitin lang natin ito sa kabilang side. Siya nga pala guys, ito ay napaka-importante. Ang pag-i-screw guys na to dapat dito sa portion na yon. Doon kayo maglalagay ng screw. Para in case na medyo maliit yung ating box na nagawa, eh ganito lang gagawin natin. Kukula tayo ng flat screw at saka lang natin to tutupahin o iaangat. Yan. Kasi guys, yun ang pinaka-spring niya. Yan. Iaangat nyo lang siya ng ganun. Mapansin nyo, umangat siya. Ayan o, umangat siya. Kaya importante na doon lang tayo maglalagay ng screw para naiangat pa natin siya in case na yung ginawa nating box ay medyo maliit. Mas magandang mas maliit yung box kaysa sa mas mapalaki. Ayan, pagkita nyo guys, pikit na pikit siya. Pa-flat screw natin yan para umangat siya dahil medyo maliit yung ginawa nating box dito. At sinadya ko yun, nag-allowance ako dito ng 3mm para dito sa ating box para mas maging smooth yung kanyang pagbukasara. Ganun ako gumawa ng drawer. Medyo mas maliit ng konti yung drawer box natin para dito sa ating loob na yan. Mas magandang mas maliit kaysa mas malaki. Try nga natin kung mas magiging maganda yung kanyang close oven ito. Ayan, susuot nga lang siya natin dito. Sa pagsusuot na ito guys, kumisa medyo mahigpit siya, okay lang yan. Kasi once pumasok na siya dun sa pinakadulo niya, sa gado niya, pag hinila niyo, swabe siya, ayan, medyo mahigpit siya. O ngayon, okay na siya. Madulas na siya. Ayan, mapasin niya. Ganun nga lang ako guys, gumawa ng drawer. At dito nga, kumuha ko ng stop block dito sa harapan kasi wala pa to. Late kasi ako naglalagay ng drawer face. Ayan, dito ko siya ilalagay sa pinaka-ilalim. Ang purpose ko naman, kaya dito ko lagi naglalagay ng drawer guide, ay para matakpan na yung pagitan o dugtungan ng plywood tsaka ng plywood na yan sa ilalim yung ginawa nating salo o yung pinaka-backing niya. Ayan guys, so, papasin niyo. Ayan, diba, natakpan niya na yung plywood o yung dugtungan para hindi na tayo dyan mahirapan pa mong masilya. Ayan, dyan ako naglalagay ng ating drawer guide. Ayan, ganun lang guys. Lagay ko ng stop block sa harapan. Tsaka tayo maglalagay ng drawer guide para flat o pantay. Dito, kailangan din natin dito ng stop block o maliit na retasan ng kahoy na lalagay natin dito sa kasing lapad ng drawer face. Ito nga yung lalagay natin plywood na 3x10 mula sa front. Ayan, napansin nyo. Ayan. Tsaka tayo maguguhit. Para tanda na hanggang doon lang yung ating drawer guide. Ayan. Kasi guys, yung pinaka drawer face na to is inset. Kaya, ganyan.
inset kasi yung pinaka drawer piece na to. Kaya ganyan, pagka inset, dyan kayo maglalagay ng drawer guide. Kukuha lang, kukunin nyo lang gano'ng kalaki yung drawer piece nyo. Doon nyo lang siya ilalagay sa harapan, kung ano sukat nun. Doon lang kayo maglalagay ng tanda na hanggang doon lang kayong drawer guide. Ayan na nga siya guys. Ayan. Oh, kita nyo guys, maganda yung naging clearance niya. Maliit lang talaga siya kasi nga. Ayan. Maliit lang naging clearance niya. Pero yan o. Kita nyo guys, pagka nakadikit lang siya, hindi na tayo mahirapan. Sa ilalim, yun yung pinaka clearance niya. Pagka naglagay tayo sagad na sagad sa ilalim, ayun yung clearance niya siya. Nasa half inch. Ayan. Clearance sa dalawa na yan. Ayan. Sa tapos late na ako gumagawa ng drawer piece para masigurado natin na hindi sumasabit yung ating drawer piece at saka hindi tayo mahirapan. Binagawa ko muna ng ganyan saka tayo mag-drawer piece kaya naikabit na natin yung mga drawer na yan. Okay guys, ganun lang. Thanks for watching.